Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV. Welcome sa aking YouTube channel. So, bibigyan ko lang kayo guys ng konting tips tungkol sa pagtatrabaho rito sa South Korea. So, madali bang magtrabaho dito sa South Korea? Actually, mga lods, halos sa 80% to 90% ng mga bagong dating na IPS dito talagang naninibago. So, ibig sabihin, talagang may kahirapan. At lalo na kung darating ka rito ng mga season na katulad nito, winter, ayan. Napakalaking adjustment ang kailangan mo. So, bukod sa kultura, pagkain, trabaho, sa mga kasama sa trabaho, sa salita, ayan. Dagdag pa sa isang adjustment na gagawin mo, yung klima or yung winter season. Which is hindi madali para sa atin, ng mga Pilipino, kasi nga sa ating bansa, walang ganito kalamig na klima. Paano natin ma-overcome o paano tayo makapag-adjust sa mga bagay na katulad nito? Katulad nga ng isang kaibigan natin na pinuntahan noong nakaraan, sobrang pag-adjust niya dahil unang-una yung trabaho niya sa Pinas hindi ganong kabigat, hindi ganong ka-pressure na katulad dito. At yun nga, dagdag pa yung klima, so muntik nang sumuko yung ating kababayan. Pero thanks God, ngayon nakapag-adjust na siya. Ang pagtatrabaho rito sa Korea, mga lods, hindi ganong kadali. Yun nga, katulad na sinabi ko, maraming adjustment kailangan natin para mapanatag yung kalooban natin. Anong unang-unang dapat gawin? So, we came here for a job, for work, para kumita ng malaki, di ba? So, dapat sa Pinas pa lang, yung mga bagay na katulad nito na dapat nating paghandaan is nakaready na. So, para pagdating nito, konting ano na lang tayo. Hindi tayo mabibigla, kumbaga, konting adjustment. At so on. After ng ilang months, ayan, makakaano na tayo. So, sa trabaho mga lods, ang tips ko sa inyo na mabibigay, kung halimbawa nga yung napuntahan yung trabaho is mabigat, at may mga kasama kayong Koreano na palamura, palasigaw, advice ko sa inyo na mabibigay, pinaka-best advice na mabibigay ko sa inyo, syempre sa una, hindi tayo marunong sa trabaho. Pangalawa, hindi tayo nakaintindi ng salita. So, pagdating nyo rito mga lods, yung unang araw na pag-umpisa nyo sa trabaho, kung ano yung tinuturo sa inyo ng mga Koreano, tandaan nyo mabuti. Kung kailangan nyo i-video, i-video nyo. Kung kailangan nyo isulat, isulat nyo. Bawat detalye na tinuturo sa inyo sa trabaho, kailangan matandaan nyo. Mangalawa, yung mga sinasabi sa inyo, kailangan din natandaan ninyo. So, sikapin nyo na maging maayos or maging matandain or maging madiskarte sa trabaho. So, basta lahat ng sinasabi sa inyo sa unang araw na pagtrabaho nyo, tandaan ninyo. Para sa mga susunod na araw, hindi na ulit-ulitin yung instructions sa inyo, hindi na paulit-ulit kayo magtatanong. So, magtatanong ka lang kayo dun sa mga bagong bagay na hindi nyo alam. Basta lahat ng mga tinuturo sa inyo sa araw-araw, simula ng unang pagpasok nyo, tandaan nyo. At sa mga susunod na araw, kung paulit-ulit lang naman yung mga ginagawa nyo, syempre, di ba, makakabisado nyo na yan. At so on, habang tumatagal kayo sa trabaho, malalaman nyo na yung diskarte. Hindi na ganun kahirap. So, ang adjustment dito sa Korea mga lods, mga ilang buwan lang naman. Isa, dalawa, natagal na siguro yung tatlong buwan sa trabaho, di ba? Yung isang buwan lang na araw-araw na ginagawa mo isang bagay, ewan ko lang kung hindi mo pa matutunan, di ba? So, unang buwan, mag-adjust ka. Pangalawang buwan, malalaman mo na yung mga diskarte. Pangatlong buwan, siguro, talagang adjusted ka na, di ba? Alam mo na yung mga diskarte sa trabaho. So, ang susunod mo naman na aralin nun, yung salita. So, ganun lang ang buhay dito mga lods. Kailangan lang talagang konting syaga. Huwag masyadong matampuhin kung masigawan man mura. Bagkus gawin yung challenge yun para mag-aral na mabuti, para pagpursigihin yung trabaho. Gaya na sabi ko kanina, we came here for a job, para kumita ng pera. So kung ano man yung mga emotional distraction na naranasan natin, ayan, huwag natin pansinin. Sabi ko nga dun sa isang kababayan natin, pag sinigawan ka, pag minura ka, pasok mo sa isang tenga, labas mo sa kabila. Huwag mong dadamdamin, kasi pag dinamdam mo yan, madidepress ka, may stress ka, bandang huli, talo ka, di ba? So, trabaho lang, sigawan ka, murahin ka, pasok mo sa isang tenga, labas mo sa kabila, huwag mo intindin, basta trabaho ka lang ng trabaho, focus ka lang sa trabaho, kasi pag inintindi mo yan, mawala ka sa focus, mawala ka sa diskarte, magiging cause pa yun para ikay maaksidente, di ba? O minsan, magkamali, at mamura pa, lalo pang masigawan at mapaginitan pa ng Koreano. So, ganun lang mga lods. Trabaho lang. Basta focus lang sa trabaho. Basta alam mo na tama yung ginagawa mo, okay yung ginagawa mo, wala kang ginagawang mali. Basta yung mga instructions sa mga unang pagdating nyo, yun ang pinakatandaan nyo.
para maiwasan nyo ang laging mabuljak sa trabaho. So ang mga Koreano naman, mga lods, pagkaalam nila na marunong ka na sa trabaho, nakuha mo na yung trabaho style, marunong ka na, hindi ka napapakialaman yan, hindi ka napapansinin. Maliban na lang pagka dun sa mga ibang bagay na hindi mo pa alam, ayan, magtanong ka sa kanila. At kung magkamali ka man, konti na lang, pero at least meron ka lang nalalaman, di ba? Ganun lang ang proseso, unti-unti ang pag-aaral dito, mga lods. Basta ang number one na tip ko sa inyo, tandaan nyo at pag-aralan nyo lahat ng ginagawa nyo para hindi na kayo nagkakamali at hindi na kayo paulit-ulit ng tanong. Usually doon lang naman nagkakaproblema sa mga Koreano. Yung tropa natin na pinuntahan natin noong isang anong nakaraang linggo, okay na siya ngayon. Good news, dahil okay na siya ngayon. Noong nakaraan, muntik nang bumigay, umiiyak na halos. Sa araw-araw na pagpasok niya, pagkatapos ng trabaho, halos umiiyak. At ngayon, okay na siya. Nakangiti na siya, nakapag-my day na siya, kasama pa yung summonym niya, di ba? So ganun lang mga lods, unang ano lang naman dito eh, unang salta lang natin dito tayo mag-a-adjust. Pero pagka nasanay na tayo, para lang din tayo nasa Pinas, di ba? Lalo na pagka nahawakan na natin yung una nating sweldo, talagang mawawala lahat ng pagod natin at stress sa pagtatrabaho rito. So ganyan lang mga lods, buhay-buhay dito sa South Korea. Sabi nga nila, patibaya lang ng loob at patindihan ng diskarte, di ba? So yun lang mga lods, tips ko sa inyo, simple pero sana may natutunan kayo. So good luck mga lods, ingat-ingat, God bless sa inyo lahat.